Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooling video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider kung gusto nyong makapanood ng matitinding balita na gaya ng ipapalabas natin ngayon. At huwag nyo rin po sanang kalimutan na magsubscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko kung gusto nyo makapanood ng mga reaksyon na gaya nito. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang good news, nananawagan ngayon ang marami sa ating mga kababayan na sana'y pababain na sa pwesto ang kasalukuyang Secretary of Justice na si Doj Remulla. Talagang marami tayong mga kababayan niya ang talagang humihiling. Gusto nilang pababain si Doj Remulla. Kasi nga, di ba, para maging fair ang laban. At ipalit na lang umano si Congressman Marcoleta sa DOJ bilang Secretary of Justice of the Philippines. Pero ano, mga katunay, kayo ba pabor kayo na si Congressman Marcoleta ang ipapalit kay Doj Remulla pag nagkataon? Bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sobrang napipiko na di umano ang marami sa ating mga kababayan at si General Bantag sa mga ginagawa sa kampo ni DOJ Secretary Doj Remulla at General Katapang dahil wala silang tigil sa paninira, lalo na ngayon na may panibago na namang bilanggo na lumutang para gawing testigo laban kay Bantag. Sa ngayon ay pinagdadasal na lamang ni General Bantag ang mga ginagawa nila. Kumbaga, may mga bagong testigo na lumalabas, no? Ang nangyayari, yung bagong testigo na yon, espresso na naman. Nay nako. Kasi ano ba naman yan? Puro na lang preso yung lalabas. Parang ano naman yon? Siyempre, alam naman natin, talaga si General Bantag is talagang kung sa 100, sa 100 preso na nakakulong, no? Halimbawa lang, no? Sa 100 preso, siguro isa lang ang hindi galit sa kanya dyan. Tapos medya-medya pa, syempre lahat yun, bad trip sa kanya. Syempre kapag ikaw, patas kang gumawa talaga, talagang mahigpit ka. Ika nga, kapag ikaw may teacher ka tapos mahigpit sa'yo, naiinis ka, o diba? Kasi hindi ka makagalaw ng maayos. Ganun si General Bantag nun stricto. Kaya syempre talagang maiinis sila ron. Kaya sinasabi, 100 preso niya, nako. Baka isa lang hindi galit sa kanya dyan, pero medya-medya pa. Dahil ayon pa sa kanya, ang lahat ng ito ay wala daw umano itong katotohanan. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang manawagan na sana ay pababain na sa pwesto si Remulla at palitan na lamang daw umano ito ni Congressman Marcoleta. Ayun. Narito ang kanilang mga komento. Dapat ipalit na si Congressman Marcoleta sa DOJ para magpakaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Buying ba o si Bantag. Dapat pababain na agad si Buying para maging patas ang laban at ibigay na lamang ito sa ombudsman para walang bias at walang halong pamumulitika lamang. Hashtag Remulla up. Go, 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 Congressman Marcoleta. Ikaw ang kailangan ng taong bayan. Dapat ka na talagang malagay sa pwesto na yan sa lalong madaling panahon. Bilang Secretary of Justice, ikaw ang kailangan ng Marcos Admin para sa ikabubuti ng lahat. Mahal naming Pangulong BBM, please lang po, pababain niyo na po sa pwesto si Buying para maging patas ang lahat at ipalit na lang po si Congressman Marcoleta. Dahil alam naman natin na napakagaling, matalino at napakapatas pagdating sa ganyang usapin. Isa si Congressman Marcoleta ang karapat-dapat sa posisyon na yan.
dahil matapang at may paninindigan at tapat sa bayan. Kaya Pangulong Marcos, naway dinggin niyo po ang panawagan naming mga ordinaryong Pilipino. Hashtag pababain si Remulla. Hashtag ipalit si Congressman Marcoleta. Ayun na, sumisigaw na. Marami nang sumisigaw na tao, no? Na ipalit si Marcoleta kay Remulla, no? Mabigyan pansin kaya yan ng ating Pangulo ngayon, no? Sana, no? Mabigyan ng pansin, no? Talagang pag napalitan niya yan, pati si Marcoleta, mukhang okay, no? Mga katunay kayo, pabor ba kayo dun? Tapos na po ng... Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Mike Abe. Yan, ha? Mike Abe Opinions. Yan, yung courtesy niya yung video na ito na papanoorin natin, yung bibigyan natin ng reaksyon. At syempre, subscribe po kayo sa channel ni Sir Mike Abe and bisitahin nyo. Okay, yan si Sir Mike Abe. Tutuloy natin. Ganyang paninyo, ganyang saluobin si Congressman Marcoleta dahil yung veterano ng congressman yan, eh. Yeah. Eh, napapansin niya na nagagamit masyado ni Tulpo yung kanyang pagiging senator na parang nasisiraan naman yung congressman o mga sinasabi niya, ang mga congressman daw mababagal. So, eh, tinamaan dyan. Alam mo si Marcoleta, congressman din niya. So, si parang hindi tama talaga pakinggan niya. Abi kay Marcoleta. At nalaman din, alam naman natin, iba yung mga lingwaheng ginagamit ni Senator Tulpo sa Senado. Na minsan eh, parang ang dating ay hindi naman mabatas, parang nasa broadcast pa rin. So, sa akin pong monitoring, although gusto ng taong bayan, lalo na yung tumulong sa kanya at inihalal siya bilang senador, yung kanyang ginagawa. Pero alam po ninyo, iba na po ang level pag nasa Senado at ikaw ay mambabatas. Kasi dyan po, parliamentary po yan eh. Kailangan po ay professional at kailangan po ay walang harassment. Kailangan issue lang. Walang karapatan kasi ang Senado at Congressman na mang-insulto or manghiya ng tao. Eh dito, ang dating kasi ni Senador Tulpo, kaya gusto ng mga butante niya, bumuto sa kanya, ay parang nga siyang nasa broadcast pa rin. Pinapagalitan yung mga resource person, pati yung iba mga senador, kung sa debate niya, minsan lumalampas din yung mga sinasabi niya, kahit sa floor. At ito nga, mga congressman, eh, minamahina niya, parang ganun dating. Kaya hindi matanggap ni Congressman Marcoleta. Hindi yun yung ano, eh, no? Paano kaya, no? Kung mapanood natin talaga sa isang debate, no? Marcoleta at Tulfo, no? Magsabong sa isang ano, no? Parang dapat, ano yung makagago to eh. Si makagago, gawin Battle of the YouTubers. parang ganun eh, no? Battle of the Senators and Congressman. Sino sa tingin nyo, mga katunay? Kanino kayo dyan? Kay Marcoleta o kay Tulpo? Pag nagharap yung dalawa sa isang debate. Matindi yan, no? Hindi ko po sila pinag-aaway, pero akin hong pinapalaala dito bilang mamamahayag, bilang vlogger dito sa Mike Abe Opinions, yan nga hong parliamentary courtesy, kailangan pong umira yun. Respeto sa isa't isa. After all, sila ho'y lahat mambabatas. Hindi sila ho dapat nagsasapawan at hindi ho dapat may mga personal na ang lumalabas kasi ang paniniwala ni Congressman Marcoleta, kumo si Senador Rapitul, kung maraming followers sa social media, ay doon siya naglilingkod kahit na siya makasakit ng kapwa. Yun naman ang hindi tama. Kasi tulad na sinabi ko, tayo pong mga followers din ni Senador Tulpo para maintindihan ninyo na ibang level pag senador na, ibang level pag congressman. In other words, pag ikaw ay nasa gobyerno, appointed, elected, iba hong level yan. Yung style mo nang ikaw ay nasa pribadong sektor, talagang medyo mag-a-adjust ka. Kasi pag nasa gobyerno ka na, taong bayan na po ang paglilingkuran mo na totoo. Yung mga nagpapasweldo sa'yo. At ikaw ay magiging modelo na sa magandang asal. Magiging modelo ka na dapat sa magandang pagpapahayag sa publiko. Kasi ikaw ay public servant, ikaw ay government official. Yun po yung malaking-malaking pagkakaiba. Tulad na sinabi ko, okay, magagalit na mga followers ni Tulpo, naniniwala kayo sa kanya, kaya kahit anong sabihin niya, okay lang sa inyo. Pero lumalabag na po yan doon sa pagiging professional na government official. Meron ho kasing ethics sa Senado at Kongreso. Dapat may respeto sa kapwa, may respeto sa kapwa mamabatas, may respeto sa tao. Hindi pwedeng dadaanin mo ang lahat sa ikaw ay malakas ang boses dahil senador ka, gagawin mo at sasabihin mo ang lahat ng gusto mo dahil senador ka, hindi po ganun. Kasi lahat kayo, after all, ay government official. Yung mga resource person sa mga public hearing, yan yung mga taga-gobyerno rin. Yung taong bayan na pinaglilingkuran ng isang official ng pamahalaan, yun ang papasweldo sa inyo. So, yan ho yung malaking pagkakaiba. Dapat maintindihan po ninyo. Huwag po kayo magagalit kasi ako sumusuporta rin kay Tulpo sa kanyang ibang mga ginagawa. Agresibo siya sa pagbabago. Kaya lang ho yung mga salita at saka yung parang lumalampas na siya sa kanyang kalagayan bilang elected official, bilang official ng pamahalaan, ayun ho, dapat maipalaala sa kanya. Kumbaga, ang sinasabi dito ni Sir Mike Abe,
is talagang parang ang nangyayari, parang nadudumpa rin siya sa ano eh, yung programa ni Senator Lapitulpo, no? Parang nadudumpa rin siya, parang pag nasa Senado siya, ganun pa rin ang ginagawa niya. Kumbaga dapat ka, pag nasa Senado ka na, is medyo, ang sinasabi ni Sir Mike Abe, medyo konting preno ng konti. Konting hinay sa pagsasalita. Kasi kung nakikita natin si Senator Lapitulpo, talagang parang machine gun talaga pag nagsalita eh. Minsan nagsasalita pa lang yung talagang binibira niya, talagang magsasalita na rin si Senator Rapi. Wala kang buta sa kanya eh. Kapag biglang pumasok si Senator Rapi, matatamemi ka talaga eh. Kumbaga sinasabi nga ni, siguro ni Sir Mike Abe, na medyo dapat eh, pumeno-preno ng konti si Senator Lapitulpo. Kumbaga si Marcoleta naman, ang parang pinapaboran niya ni Sir Mike Abe dahil medyo mahinaho ng konti. Parang ganun ba? Pero nakikita ko din si Congressman Marcoleta, medyo braso-braso din eh. Pero talagang mas matindi talaga kay Senator Rapi. Pero para sa akin, no, okay lang naman yung ginagawa ni Senator Rapi, no, para sa akin lang. Sa ako, opinion ko lang yun. No, kasi nakikita naman natin pinagtatanggol niya ang karapatan ng mga mamamayan. At pabor naman si Sir Mike Abe ron. Medyo yung sinasabi lang ni Sir Mike Abe siguro yung sumusobra lang ng konti. Medyo hinahon lang ng konti. Marami naman pamamaraan ng pagsasalitang hindi magiging masyadong offensive sa kapwa senador, congressman, or kapwa government official. Yan po, sana maintindihan ni Senator Tupuyan at nung mismong mga taong alam mo na, taga-suporta niya. Okay? Kaya nga po hindi nakatiis ang veteranong congressman, abogado, congressman Marcoleta dyan sa iso niya. Okay? Yung pangalawa, yung obstruction of justice na nga ba ang ginagawa ng kampo ni General Bantag, lalo ng kanyang abogado? Kasi ilang araw na po, linggo na rin aking minomonitor, buwan na nga itong isong ito. Sabi ko, bakit yung mga private prosecutor parang walang say, parang tahinig lang? Alam nyo, ang yung labanan between Department of Justice at kampo ni Bantag, tapos may prosecutor, yun ang inatasa na mag-imbestiga, nasa sa rules naman yan, nasa batas naman talaga sila, mayroong jurisdiction. Okay, may karapatan na yung kampo ni Bantag na questionin yung authority ng fiscal, pero dinismiss yung kanyang petition, di ba, aliwala. May karapatan din siya magpunta ng Office of the Ombudsman. Pero nitong nakaraang ilang araw, nung alam, 24 ng January, pinagsusumiti siya ng fiscal, prosecutor, ng counter abit-abit na nga kasi dinismiss yung kanyang petition. Pero ang ginawa niya, hindi yun ang ipinahal. Ang ipinahal niya ay motion for consideration dun sa na-dismiss na kanyang petition na wala daw jurisdiction ng justice at ang prosecutor. Pero nakita ng mga abogado, especially ng mga abogado ng, ng Lapid o Mabasa Family, na wala namang bagong argumento. Yung ipinahal dun sa petition, yun din ang laman nung kanyang motion for consideration. Kaya parang ang tingin ang dating ay delaying tactics na lang. Kaya ho, naiisip na ngayon ang kampo ng Mabasa Family na mag-file na sila ng kasong obstruction of justice. Ba, mabigat yun. Obstruction of justice laban sa abogado ni General Bantag, at meron pa hong sila sinasabing pwede rin ho, madisbar. Kasi nga ho, yung delay yung taxis na binabanggit, padelay ng padelay ang proseso dahil kanyang marami sa mga petisyon na pare-parehas lang pinandating. Alam nyo kasi, hindi mo maiisip sa isang tao, sa isang pamilya ang kahanap ng mustisa, na sila ay naiipit na rito na gusto nilang buhayin ang obstruction of justice. Just imagine, mag-aapat na buwan na ang kasong ito hanggang ngayon nasa fiscal pa lang, prosecutor pa lang, dahil sa maraming mga petisyon itong kampo ni Bantag. Inuulit ko, para kung huwag kayo maligaw, huwag kayo magalit na mga followers ni Bantag, may karapatan siya magpetisyon, pero dapat to yung mail naman na sinasabing naiiba naman, hindi yung din yung petition, yun din ang motion for consideration, na talagang nadidelay lang yung pagbibigay ng mustisya. Alam nyo kasi, yun pong pagbibigay ng mustisya, obligasyon po yan ng pamahalaan na ipatupad ang mga batas. Rule of law nga ating sinasabi. Kaya lang ho, pagka nakikita na ng mga private prosecutor, kasi yung abogado ni Mabasa, private prosecutor, pag nakikita na nilang yung paghahanap nila ng mustisya, ay naaapektuhan na dahil sa style ng abogado ng kanilang inakusahan. Ang nag-akusa naman ho sa kanya ng murder case o nag-file ng kasong murder case, hindi naman ho gobyerno eh, hindi naman DOJ. Ang nag-file ng kasong murder sa kanya, Lapid Family. Hindi naman ho, kasi galit na galit dito si Bantag at kanyang abogado doon sa kay Remulla. Hindi naman si Remulla ho ang nag-file ng kaso. Ang nag-file ngayon, ng kaso ay Mabasa. Mga Mabasa Family. Tinanggap ng piskal kasi yun nagtrabaho ng prosecutor na preliminary investigation. Pero mag-aapat na buwan na nga lang po, na buwan na ay nadudun pa rin kasi nga maraming mga pinapile na kung ano-ano ang kampo niyan. So tingnan natin kung aabot doon. Kasi pag kinasuhan ka ng obstruction of justice na isang abogado, medyo insulto yan. Kasi parang hindi mo alam yung proseso ng batas. Alam mo, pero
ikaw yung nagiging dahilan ng pagka-delay ng paghahanap ng hustisya. Yun po yun eh, obstruction of justice. Ayun, at ating natunghayan ang balitang hatid sa atin ni Pinas News Insider. At syempre, napanood din natin ang video ni Sir Mike Abe at nagbigay ng kanyang opinion ukol dito kay Remulla, kay Marcoleta, at kay General Bantag at sa mga abogado niya, no? Ayan, anong masasabi niyo dyan, mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box tungkol dyan sa mga nasabi ni Sir Mike Abe. Alright, so once again, I'm BT and I'm out. Peace.